Ang nobela sa panahon ng Kastila. Alam nating naging malaking parte ng pagbabago sa Pilipinas ang pagsusulat ng ganitong uri ng nobela upang tuligsain ang pamamahala ng Kastila. Lumaganap ang nobela sa panahong ito sa pamamagitan ng isang saling akda mula sa ibang bansa at ang layunin ay mapalaganap ang diwa ng Katolisismo. Itunuturing ang Barlan at Josafat bilang kauna-unahang nobelang salin sa Tagalog mula sa wikang Griego. Isinulat din sa panahong ito ang Urbana at Feliza. Ito naman ay isinulat ni Padre Modesto de Castro. Isinulat rin sa panahong ito ang tanyag na dalawang klasikong nobela ni Dr. Jose Rizal, Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang Noli Me Tangere ay nagimik siya ng himagsikan sa Espanya. Naging inspirasyon ito sa kilusang propaganda. Ipinapakita ang kasamaang nagahari sa pamamahala ng Kastila. Kaya ito sumikat dahil ipinakita ang kahinaan at kahangalan ng mga Pilipino. Wika nga ni Dr. Ferdinand Blumentritt, ito ang unang aklat na walang pinapanigan at walang takot hinggil sa buhay ng mga Tagalog. Ang El Filibusterismo. Inilathala ito noong 1869. Isinulat ito upang ihandog sa pambulsa. Ipinapakita dito ang kabulukan ng pamahalaan at abuso ng simbahan. Ang pagsusulat ng mga ganitong uri ng nobela ang siyang naging udyat upang mabuksan ang ating kamalayan sa totoong estado ng ating pamumuhay sa ilalim ng mga Kastila. Ating talakayin naman ang panahon ng Amerikano. Sa panahong ito, mapapansin ang masiglang pagpasok ng nobelang Tagalog. Maraming mga manunulat na Pilipino ang naging tanyag sa pagsulat ng isang nobela, tulad ni Valeriano H. Pena, Lope K. Santos, Inigo Ed Regalado at Dr. Fausto Galauran. Una ay si Valeriano Hernandez Pena. Kilala siya sa sagisag na Quintin Kulirat o Tandang Anong. Dumako naman tayo sa isa pang tanyag na manunulat na si Lope K. Santos. Bukod sa pagiging mahusay na mandudula at makata, isa rin siyang batikang nobelista. Isa rin sa tanyag na manunulat ay si Inigo Ed Regalado. Isa siyang batikang makata, periodista, politiko at haligi ng wika sa panitikang Tagalog. Ngunit higit siyang kilala bilang nobelista. At ilang din sa naging sikat na nobelista ay si Dr. Fausto Galauran. Isa siya sa mga kilalang tagapaghatid ng mga romantikong nobela. Noong taong 1921 at sumunod pang mga taon ay itinuturing na panahon ng paglubog ng araw sa nobelang Tagalog, bunga marahil ng paglitaw ng maikling kwento na siyang kinagigiliwan ng mga makabagong mambabasa. Ang panahon ng bagong lipunan. Sa panahong ito,
naging malaki si Liranisa Novella ang kamahalan ng pagpapalimbag. Ang mga mambabasa ay nasisihan na lamang na mabasa ang mga ito sa serya ng Lingguhang Babasahin. Walang sapat na pera ang mga may akda upang mailimbag ang kanilang nobela. May apat na nobela ang natangi sa panahon ng bagong lipunan. Una ay ang May Tibok ang Puso ng Lupa ni Bienvenido Ramos. Sa nobelang ito, inilalarawan ng isang anak ng mayamang propietaryo na nagsikap wakasan ang feudalismo sa lupain ng kanyang ama. Ang ikalawa naman sa mga nobela ay ang Ginto ang Kayumanging Lupa na nathala ng seryahan sa magasin Sagisan. Ito ay tungkol sa isang magbubukid na nabigo sa kanyang panaginip na magkaroon ng sariling lupa. Ang pangatlong nobelang nagwagi ay ang Gapo ni Luwalhati Bautista. Ito ay nagsasalaysay sa pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino sa base militar ng mga Amerikano sa Olongapo upang sila'y tratuhin ng pantay. At ang pang-apat ay ang Friction ni Edel Canceliano na naglalarawan ng buhay ng tatlong pamilyang may magkakaibang pananaw sa buhay. Isa rin sa nobela ni Luwalhati Bautista ay ang Dekada 70 na naglalarawan sa mga nangyari noong panahon ng martial law. Mapangahas ito dahil sumasalangot ito sa developmental journalism o mapagbuong panulat ayon sa pambansang layuning itinakda ng batas militar. Sa muling pagkakatatag ng bagong demokrasya, naipalimbag ang mga nobelang sinauna tulad ng Nene at Neneng ni Valeriano H. Peña. Nagpatuloy ang Carlos Palanca Memorial Award sa pagbibigay ng gandimpala sa mga natatanging nobela ng taon na sinimula nila sa taong 1980. Si Luwalhati Bautista ang siyang nagningning lalo sa larangan na nobela sapagkat tatlong ulit siyang ginantipalaan ng parangal. Ang nobelang Gapo, Dekada 70 at Bata-Bata, Paano Ka Ginawa ang nagbigay ng ning kay Luwalhati Bautista. Ang nobelang Dekada 70 at Bata-Bata, Paano Ka Ginawa ay naisalin ng mahusay sa pelikula at nabigyan ito ng mga katimpala sa iba't ibang organisasyon tulad ng Korean, FAMAS, CMMA at FAP. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-unlad ng nobela dahil nagbukas ng mga palimbagan ang pamantasan ng Ateneo, UP, De La Salle.